Hi, hello, magandang umaga sa lahat. Welcome back na naman sa aking panibagong video. So, ang video ito is naghahatid sa inyo ng kaunting kalaman or basic tips. Nagbibigay sa inyo ng basic tips. May customer po ako, mga ka-basic. Ang motor po niya is Honda BT5 110cc. Pumarito yung customer dahil magpapalagay siya ng kanyang dual horn at saka stock horn ng kanyang Honda Beat. So ayan mga boss, lalagyan natin ng dual horn ang kanyang Honda Beat FI. So dito po yung kagamitan ng ating customer na binili. So, ito yung Mach horn, mga ka-basic. Ito yung Mach horn. Ayan. Ayan. So, mechanical horn. So, dual horn yan, mga ka-basic. So, ilalagay na. Ikakabit natin dyan. And then, ayan, mga ka-basic. Ito yung wire. Yung wire. Ayan. Double wire. Mga ka-basic, double wire. Ito yung mga kakailangan natin. And then, horn relay. So, ayan mga ka-basic. Sundan lang po ninyo yung diagram ko. Diagram po nito is pwede stock horn at saka dual horn. Ito yung mga ka-basic. So, ayan. Screenshot lang ninyo mga ka-basic. Yan. Ito yung brand mga boss. Mga ka-basic. Boss. Boss brand. Yan. And then yung electrical tape. Ito yung mga kakailangan natin mga ka-basic. And then hollow switch. Ayan mga ka-basic, hollow switch. Yan. Hollow switch. So yung mga ka-basic, tatanggalin natin yung headlight assembly ng Honda BT5. So ayan, kakailangan natin ng Phillips screw. Ayan, Phillips screw, 4-star screw, saka T-range na lang yun mga ka-basic, T-range. Ayan mga ka-basic, number 10. Ayan. So ayan mga ka-basic, sisimulan na natin yung pag-wiring ng kanyang motor. So una papaklasin natin yung Honda, yung headlight ng kanyang motor. So ayan ka mga ka-basic, stay tuned lang. A few minutes later. Hear the beating of a heart. So ayun mga ka-basic, tanggal ko na yung headlight assembly ng Honda Beat. Yes. Ito lang. What to learn mga ka-basic. Little longer than a few minutes later. So, ayan mga ka-basic, ituturo ko sa inyo kung saan-saan yung ikokonek ninyo. So, kinokonek ko na yan kanina. Nahirapan ako sa pag-vlog kanina while nag-electrical tape. Ngayon, kinonek ko na lahat. So, ituturo ko na sa inyo kung saan-saan yung dapat nyo ikonek. So, simulan po tayo dito sa relay. Ayan. Ayan. So yung 87, number 87, kukunik po natin sa dual horn. Ayan, ayan mga ka-basic. So dual horn. Ayan, 87 dual horn. And then yung 86 mga ka-basic. Ayan, number 86. So ito, ito yung mga ka-basic, number 86. Sa 86 mga ka-basic,
Ikukunik po natin yan sa normally open. So sampai yung normally open dito po sa hollow switch. Ayan mga kabisik, normally open. Ayan mga kabisik, sampai yung normally open dito. Yun, ito yung normally open natin mga kabisik, color white. Ayan. And then yung ano ba? Yung 85 mga kabisik, yung 85 is kukunik natin sa horn switch. Yung sa stock horn switch natin mga kabisik, ayan, dito po natin kukunik. Ayan mga kabisik, lagyan lang yun ang guard ko. Positive trigger nito is light green mga kabisik, light green. Ayan. Ayan mga kabisik, ito yung positive trigger ng horn switch. So ilagay pa natin sa 85. Ayan mga kabisik. And then yung last relay is 30. Yung 30 mga kabisik is positive tayo, battery. Ayan. Ayan 30. Positive battery. So sa ignition switch, first bit natin ilagay mga kabisik. Ayan. Dito yung positive 30 ng relay. Ayan mga kabisik. And then sa ang ating hollow switch mga kabisik is lalagyan natin yung positive negative. Ito yung positive negative, huwag kayo mag-alala nito mga kabisik. Kasi ito body ground lang ito. Pero ako naglagay ako dun sa mismong ground ng wire harness para hindi siya maglulos. Then ito yung positive. Ito. So, ito po yung sa ignition switch. Sabay natin. Ayan. Ignition switch. Or kukunik nyo dun sa 30. 30 ng ano, plus. Ayan. Horn relay. Kukunik nyo dito. Mga kabisik. So, ayan. Tapos na natin na ilagay na ako. Na i-connect. So, hindi. Pagpasinsan nyo, parang spaghetti yung ano. So, ngayon, i-organize ko itong wire ni boss. So, ayan. Organize ko muna. So, what's in there mga kabisik? Any hours later. Ayan mga kabisik, na-organize ko na yung wire ni sir. Ayan. So, malinis na tingnan mga kabisik. Yung hollow switch, yan. Then, ito yung mock horn. Ayan mga kabisik, dual horn. Saka yung stock horn. Ayan mga kabisik. And then, nagpakabit din si sir ng ano, USB charger. Ayan mga kabisik. Ayan yung USB charger. So, ayan mga kabisik, stay tuned. Subukan natin yun, mga kabisik. Ayan. On. Then yung battery charger. Ayan. 10 volts. 24. At ito yung hollow switch. Ayan. So, testing natin mga kabisik. Ito yung horn switch. Ayan. So, ayan. Naka dual horn tayo mga kabisik. Then, switch off sa stock horn. So, ayun mga kabisik, gumana na lahat yung mga horn dito. So, ayan. So, babalik natin yung kuwan mga kabisik. Yung mga parts nito, tsaka yung kuba headlight ko, headlight assembly. So, stay tuned mga kabisik. Ayan. Watch and learn lang. Many tic-tacs later.
Mga kabisik, tapos na namin na ibalik yung headlight assembly at saka yung cover ng kanyang center cover. So ayan mga kabisik, titesting namin. So boss, titesting natin boss. Sir, galing nga lang mo boss? Joey. Okay sir Joey, bali testing muna natin sir. Yan ang stock horn. Stock horn. Yan, dual horn, stock horn. Dual horn. Okay, so start muna. Yan, ganda ng kanyang park light. So signal light, boss. Yan, right signal. Yan, headlight, high and low. Ayan, ganda ng buga ng kanyang headlight, mga kabisik. So ayan, so shoutout ka pala kay Sir Joey. Yan, sa pinaka mahal kong customer. Ayan, salamat sa iyo. At saka shoutout sa iyo. And then ride safe ka always. Then mabuhay ka. So God bless us all. Salamat. So ayan, sana may natutunan kayo sa aking munting tutorial. So yan mga kabisik, ride safe. Bye-bye. Bye. See you.